Punta muna tayo sa positive. Ano po ba sir yung mga masasaya na mga na pinagsamahan ninyo dalawa? Masasaya lang po na tanggap ko. Iba't-ibang sorpresa at iba't-ibang kwento, yan ang hatid namin sa inyo. We are the JFS Petals and Services Team. H-E-L-L-O, hello people of Bicolandia. Samahan niyo ulit kami sa isang namang episode na talaga namang magbubukas ng panibagong kwento para sa atin. Kakatapos pa lamang na relasyon. Pero paano kaya nila ito gagawin kung yung isa ay nasa ibang bansa at kung yung isa naman ay nandito? Kaya naman mga ka-JFS, samahan niyo po kami at tulungan niyo po kami na ma-achieve ang aming goal na magkaroon ng closure ang dalawang taong ito na talaga naman alam naman natin na may pinagdaanan at mula sa pagmamahalan ay naghantong sila sa ganitong pangyayari. So sana ay kami ay nakatulong sa ating client ngayon at talaga namang maipakita natin ang totoong kwento ng buhay dito lamang sa JFS Petals and Services. So mga ka-JFS, alamin natin kung ano yung regalong matatanggap ng ating surprise receiver ngayong umaga. Tulala, please. So mga ka-JFS, ang ating team ngayon ay color blue at may nakasulat dito na I'm sorry for everything. Medyo kakaiba ang ating cartrang ngayon. At parang first time yata namin itong gagawin na meron talagang closure na hinahangad ang ating sender ngayong umaga. So isa-isa na natin ang mga packages. Meron siyang maririsip dito na pizza. Meron yung kami ibibigay na kakanin. Meron yung black label. Meron yung naka birthday. Chop to go. Ang message na madamdamin na pagkasay. At syempre, ang ating bubble balloons na talaga namang may nakalagay na thank you for loving me. And yung ating motive ngayon ay ito. So mga ka-JFS, isa lamang itong patunay na kahit anumang pangyayari, anuman ang selebrasyon, anuman ang ating gustong gawin kasamang JFS Petals and Services, walang imposible dahil kami po ay dedicated in giving you and providing you the quality services that you all deserve. Pero mga ka-JFS, tuhayan natin at samahan nyo kami na isakatuparan ating goal ngayong umaga. So for more details and more queries, wag na wag na po kayong mag-atabili na mag-contact sa aming social media account. We have Facebook, Instagram, and YouTube channel. At hanggang dito na lang pilit ko mang ipaglaban ating pagmamahalan. Ito'y baliwala sapagkat ako'y iniwan. Hanggang dito na lang ikaw itong nagpaalam. Alam kong hanggang dito na lang. Ah, hello po. Ikaw po ma'am si mother ni Sir Pablo Minjola po. Yan po si Sir Pablo. Yan na po siya. Pasensya na po, ma'am, ha? Oy! Hey! Ang Pablo! Yung pamana, tinatabo ng galing sa Maynila. Yan, hindi pa.
wala na lang halian. Ay, opo, posisyon na po. Ah, okay lang po. Ano madali lang po sa atin. Ah, actually po, ang kausap niya po yung isa namin kasama. So, okay lang po. Meron po kasi kami ditong delivery. Okay lang po ba, sir? Ah, bayad naman na po ito, sir. Kaya lang po, nakapangaran po sa inyo, Pablo Menchola. Okay lang po ba, sir, na dito po, sir, sa sasakyan namin. Sama mo na po si mami. Well, tara po si mama. Opo. Eh, hey, mama? Opo. Samahan niyo na po si mami. Pablo Menchola. Makita. Wala po lang ma-resenter ay kang asang po. Opo, nakapangaran po kay mama mo. Pero, samahan mo na po si mama mag-receive po ng package na. Resenter ay kang nakapangaran po kay mama. I'm sorry po for everything. And, sir, lapit ka po dito kasi medyo nainip po. Okay lang po ba, sir? Medyo emotional na kasi si sir. And alam natin na ganito yung magiging reaction ni sir. Sir, tingin ka po sa likod, sir, dahil bago po natin ibigay ang mensahe ng nagpadala nito at alam ko po meron na kayong idea kung sino. May matatanggap po kayo ng pizza, kakanin, Rafa Bells, Chucks to Go, bubble balloons po, lahat ng yan po, sir, ay para sa iyo. Sir, may tanong lang po ako, meron ka po bang idea kung kanino po galing lahat ng ito? Sa tingin niyo po, sir, kanino po galing lahat ng ito, sir? Sir, lapit ka po kasi po medyo tama po, sir. Yan po ay lahat ay galing po kay Ma'am Ann. Tama po ba? Sir, wala po ako, sir, idea kung ano man po yung relationship ninyo, status ng relationship ninyo. Kaya po, sir, masansya na po kung meron ako mga maitatanong, sir. Pero huwag po kayong mag-alala kung hindi niyo po kayang sagutin. Ayos lang po yun sa amin, sir. Ano po, dito ka po, sir, para hindi po masyado. Pwede niyo po pa kami, sir, kwentuhan kung sino po si Ma'am Ann. Po tao ko kasi po yung klase ko po sa mga respect sa mga pumunta na rin po sa kapasilita eh napamahal na rin po sa mga puna away lang matanong ko lang po sir ilang taon po ba yung naging relasyon niyo? So parang pa lang ano siya, parang signal, ano, paputol-putol yung signal, ano sir? So, sir, pwede niyo po bang i-share sir kung sa tapat ng mainit na araw, paano po ba sir nagsimula ang relasyon niyo kayo? Sa GC po lang ba, ba't sir po? Doon po kami kakilala. Hinabi na lang na ano pala yung tao, siya yung pala tao na sinahawin natin. Yeah. So, nagsimula sa kumbaga conversations. Huwag kaklase po ba kayo siya? Meaning, matagal po talaga yung relationship. Kung bibilagin po natin, sir, kung kaya pa ng mga kamay ko, ilang taon na po kayo? Hindi po, kasi nung high school po kasi kanina, meron, siya po yung kaibigan ng senior friend ko, siya po yung nagsama ko. Kumbaga naging siyang galamay. Naging talay. So habang nagtatanong kay sir, alam ko na may pa-counting pa smile si sir habang nagkukwento. Ano po? So
lahat ng ito po ay galing sa kanya. At kung mapapansin ko po ang mga litrato na nandito, alam ko po na meron kayong, kumbaga, sa Bicol, hararom na pinag-ibahan. Tama po ba, sir? Ngayon po, sir, sabi ko nga po kanina, may mga maitatanong ako, sir, na kayo po kung kaya niyo pong sagutin o hindi. Ano po, sir? So, sa ilang taon po na pagsasama ninyo, sir, punta muna tayo sa positive. Ano po ba, sir, yung mga masasaya na mga na pinagsamahan ninyo ng dalawa? Masasaya lang po na tanggap po. Nagsimula po, sir, sa putay dito, sir, ng kaunti. Kasi medyo halata po kasi na mga kajayotas na napamahal na si Ma'am Ann sa mga magulang ni sir. At kasama natin ngayon sa nanay. At mamaya kakausapin na rin natin si nanay kasi siya yung naging kasabwat namin. So isa sa masayang paalaala siya, tre. Naging close si Ma'am Ann sa mga magulang ni sir. Okay lang po ba, sir, tanungin ko since nandito naman na po kami, sir. At si Ma'am Ann po ay kinonta kami at humingi ng tulong sa amin na ipahatid ang kanyang mensahe para sa iyo. At kumbaga, kalinawan po ng lahat. Bago po kayo, sir, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, ano po ba, sir, yung kumbaga status ng relationship niyo? Ang naging rason ay ang pagiging yung LDR, long distance relationship, lalo na yung oras po at saka yung distansya at yung komunikasyon sa isa't isa, na siguro marahil yun yung naging rason ng paghihiwalay ninyo. Tama po ba, sir? Yes. Maraming nakaka-relate sa atin ng mga long distance relationship in a long distance relationship na yung oras, lalo na kung magkahiwalay, ang time zone hindi magkapareho. Minsan umaga sa kanila, gabi dito, di ba, hindi tayo magkapareho. Matanong lang, sir, saan po bang bansa si Ma'am Pio? Nasa ang bansa po ba siya? Sa Dubai po. Nasa Dubai po siya. Pwede ko po ba, sir, malaman? Pwede po ba namin, sir, malaman? Qatar. Nasa Qatar. Pwede po ba namin, sir, malaman? Kung kailan po ba yung last na nag-usap kayo? Last time na nag-usap kayo? May 12. Yan po yung last na hindi kayo. Kahapon po. April 11. Okay. So, April 12. Ikaw po ba, sir, ay kumbaga, sabi mo po kanina, sir, nabanggit mo na may trabaho ka din po at may trabaho din po si ma'am at nagiging hadlang yun sa pag-uusap ninyong dalawa. Siguro marahil may iba pang rason, kaya lang syempre may mga iba po na hindi na namin, sabi ko, kaya hindi na namin ididig deeper pa. So, April 12 pa po yun. April 12 po yung last ninyong pag-uusap, sir. So sa huling usapan niyo po, sir, meron po ba kayong napag-usapan ng mga bagay-bagay? Ano po ba yung, okay lang po bang malaman po, kung saan po ba yung mga napag-usapan niyo? Nasabihan ko lang po siya ng plastic. Nasabihan mo po siya ng plastic. Pero alam mo naman po sa sarili mo na siguro, mali po. Ang tinatanggap mo po ba, sir, yung sarili mo, yung pagkakamali mo sa pagkakataon mo? At nagsisika rin po ba, sir? Pasensya na po, medyo umiiral ang aking pagkamarites. Ngayon.
At trabaho ko po kasi yun, sir, eh. Kapag hindi ako naging marites, hindi po natin makukuha ang ating goal. So, lapit po tayo dito. So, medyo nakahinga-hinga na ng malalim si sir at nailabas niya na ang kanyang emosyon. At ngayon, sir, bago po tayo, sir, tumako pa sa ibang tanong. Alam ko, sir, si Ma'am Anne, marami siyang gustong sabihin ngayon. Ano po? At ipinahatid niyo po yun sa amin. Naging instrument lang po kami para ihatid ang kanyang nais sa video. At sa pagkakataon na ito po, sana po ay pakinggan mo po ang mensahe ni Ma'am Anne sa inyo. Handa na po ba kayo, sir? Hi po! Hatid ka po dito, sir. Kumusta ka na? Sana nagustuhan mo ang surprise ko sa iyo. Hindi ko ginawa ito para pinugin ang ulo mo. Ginawa ko ito para magpaalam sa iyo ng maayos. Sana mapatawad mo ako kung anuman ang pagkakamali na ginawa ko sa iyo. God knows I did everything and I gave everything. Pero pakiramdam ko hindi pa din lahat sapat sa iyo. Kahit mas naniniwala ka sa iba kaysa sa akin, okay lang kung saan ka man, support kita palagi. Sana balang araw magkita tayo na wala nang samaan ng loob. Sana maging masaya ka kung anong meron ka sa buhay mo. Dahil ako, tanging gagawin ko na lang ay tapusin ang sinimulan at binuo natin na pangarap. Kahit wala ka na, pinaghiwalay man tayo noon ng tadhana, pero muling nagkatagpo ulit. Sabi nga, muling pinagtagpo, pero hindi tinadhana. I pray to God someday na you can find a better woman than me. Ikaw na bahala kila mama at papa. Kung gusto mo, lalayo ako sa kanila. Gagawin ko para sa ikaliligaya mo. Masakit. Sobrang sakit dahil napamahal na sa akin sila mama at papa. Pero dahil sa sinabi mo na lalayo ako, gagawin ko maging masaya ka lang. Hindi ako magpaparamdam hanggang sa makalimutan mo ang lahat ng sinabi mo at magsisimula ng bagong libro ng buhay. Pero ako'y naiiyak. Sana maging masaya ka sa bagong kabanata ng buhay. Paalam. Salamat sa lahat. At kay mama at papa, samahan niyo po ako dito. At kay mama at kay papa, sa inyo po naramdaman ang pagmamahal ng isang tunay na ina at ama. Parang naiiyak ako, mama. I love you both and thank you for everything. And God bless you always. I love you always, Mama and Papa, from Arlo. So, siguro, ilabas muna natin ang ating mga emosyon. Kasi, alam ko na kahit yung mga nanonood dito, ano, kahit nga kami lang alam yung nabibidyo ng ayong assistant, medyo natatouch din sa message ni Ma'am. At, bago ko hinga ng message si Sister, hingan ko muna ng message si Ma'am. Meron ka po ba mong message kay Ma'am Anne na nanonood po siya ngayon? Sana mag-iingat niya sa trabaho niya na hindi siya magkasakit kasi malayo ka sa amin. Balik lang siya sa abroad. Nung galing siya sa abroad, pagkasunod siya dito siya sa amin. Kaya, sana inatan niya buhay niya sa kanyang trabaho. Sana sa kanyang pagkakasamuya sa amin na kami palaging nasa kanya. Maraming salamat po, ma'am. Pagkakasunod po namin na tinuring na din niya po kayo na parang sarili mga magulang. Okay, balik-balik naman. Kaya, sobrang naman.
kumbaga napamahal na din po siya dahil matagal na pinagsamahan ng pamilya po ninyo at ni Mama Ann. So ang message niya lang daw po Mama Ann ay sana ay kayo ay nasa magandang mabuting kalagayan at ilayo po kayo sa anumang sakit at sa kung ano man na problema. So Ma'am, thank you so much po. Ngayon naman po pakinggan din po natin. Usag-usag ka po dito. Okay lang po ba sir na itaas lang po natin ang kaupin. Sir, ang tanong ko lang po sir, kung nandito po si Ma'am Ann, kaharap mo mismo, ano po ba sir ang nais mong sabihin sa kanya? May mensahe ka po ba sa kanya, sir? Naiintindihan ko na. Salamat po. Ang sunod ko po sir na tanong sir ay ito po sir ko. Ayos lang po sir kung sasagutin niyo po hindi. Dahil po based sa message po si Ma'am Ann ay humihingi po ng closure. Kaya nga lang po sabi nga namin paano natin magagawa yung closure kung malayo si Ma'am, nandito ka po, pero hindi po imposible ang lahat. Dahil lahat po ay posible sa pamamagitan po namin, ipapahatid po namin ang gustong mensahe ni Ma'am Ann sa inyo at yun po ay magkaroon kayo ng closure. At alam ko po na marami kang nais sabihin kay Ma'am Ann. Marami ka pong nais hilingin. Ngayon po sir, kung meron ka man pong wish para kay Ma'am Ann o para po sa inyong dalawa, ano po yun sir? Okay na lang. Sana tulad pa rin ng dati, happy pa rin ng jiwa. COVID pa naman siya sa amin. Hindi ko na siyang pinabawalan. Kasi sabi niya nga, bata pa siya na wala nang ina, ama. Ay, ina lang ko. Kaya hindi ko naman pinagdadamot yung magulang ko. Amin lang, dalawa. Kung mayroon na kami kanya-kanyang at mahal ka sama sa buhay, sana hanggang doon na lang yung pagkakaibigan natin kung sakali po hindi na. Thank you, sir. So, ang wini-wish mo lang ay kumbaga, pareho kayo maging masaya. Kung ano man ang kalabasan ng relasyon ngayon, kung ano man ang kalabasan ng pagkatapos ng araw na ito. So, sir, ang sunod ko pong tanong ay, kayo po ang mag-decide kung sasagutin niyo po o hindi. Tatanggapin po namin. Sir, kung kayo po ay tatanungin, sir, considering po lahat ng moments ninyo, lahat ng pinagsamahan ninyo, lahat ng problemang pinagdaanan ninyo, mayroon pa po ba, sir, kaunti, kahit po pang may chance na balikan ninyo ang isa? Siguro po meron, kaso hindi pa siya ngayon. Kasi masakit yung ginawa niya. Nag-goosebumps ako. Nag-goosebumps ako sa sagot ni sir. Yes. Meaning to say po, ito ay based lang po sa nasabi ni sir. Siguro meron. Hindi naman natin kinuklose ang pinto na wala na talaga. Kaya lang syempre, sabi nga yan, time will let you heal. Bibigyan natin ng, kumbaga, ang isang tao ng oras na makapag-isip, makapag-ilom ng sugat, kung ano man ang sugat na pinagdaanan ng isang tao. And time will come na lahat ng yan ay, kumbaga, everything will put into its proper places. At ang sagot naman ni sir ay, siguro, dadating tayo dyan. Mayroon, pero sa tamang panahon. Dahil, kumbaga, may mga pinagdadaanan tayo. So, sir, tanungin po ulit kita, sir. Kumusta po ang pakiramdam mo ngayon? Sa ngayon po ba, sir, meron ka pang kaunti pang sa'yo? Sa'yan.
Pwede mo po ba, sir, bahagi sa akin? Okay lang po yan, sir. Pasensya na po, sir, po. Nandito kami. Hindi po para paiyakin ka lang, sir. Kundi naging instrumental lang po, sir. Kasi alam po namin na hindi biro, sir, pinagdaanan niyo yung mga. At kumbaga, hindi madadala na po ano pong mga salita lahat ng ito, sir. So, ngayon po na humihingi ng closure sila. At alam ko po na iniintay niya rin po na marinig ang sagot niya. Sir, handa po ba kayong patawarin? Sagan po yung pwede niyo pong sagutin at pwede niyo rin pong hindi sagutin. Siguro sa tamang panahon, tamang iba, sir. Sa tamang kasi tama yung sinabi ni Nanay. Ang Diyos nakakapagpatawad sa tayo tao. Subalit, may tamang panahon sa pagpapatawad. Minsan makakalimutan natin lahat ng sakit, mapapatawad natin lahat ng nagkasala sa atin, pero kumbaga, meron pa rin. Pero time will come, time will heal everything. At sabi nga niya ni mother niya, minsan kailangan din isa alang-alang yung pinagdaanan. Kasi sabi nga niya, lahat naman ng relasyon ay dumadaan sa problema. May kanya-kanyang level ang relasyon. Sabi ng iba, it's either you fly or you fight. Pwede kang lumaban o pwede kang tumakas. Kung alam mo na meron pang natitira sa inyong pagmamahal kahit kaunti, pagmamahal sa isa't isa, ilaban mo pa. Pero kung sa tingin mo, ginawa mo na ang lahat, binigay mo na ang lahat, dyan na po gagamitin na natin yung choice natin sa kung ano na ba talaga yung dapat. So sana po ay... Sir, nakatulong po kami kahit gaano na hindi man po sa personal na maihatid mo po yung message mo kay Ma'am Anne at hindi man po naihatid ni Ma'am Anne yung message niya sa personal. Sana po ay kumbaga nagkaroon kayo ng kaunting comfort sa pamamagitan ng Ma'am Anne at Ma'am Anne. So sir, sa huli pong pagkakataon, nakikita po tayo dito, sir, para po makita ka sa amin. Sorry pong pagkakataon, sir. One last message po para. Sabi ko na lang, mag-iingat na lang sa trabaho niya. Alam kong pangalawa niya at ang ginawa sa akin. Hindi rin ako umaasa na mangyari sa trabaho kasi. Pero kachat ko naman po yung papa niya at pwede po pag-usapan niya kung paroon yung nasabi ng ibang tao. Ang masabi ko na sa kanya kasi ako umiintindi kahit malayo sa nagkano yung sasabi. Thank you so much, sir. So, medyo na speechless ako eh. Ano, kasi bibihira yung ganito na ang lalaki daw kapag umiyak, hindi ibig sabihin mahina. Kapag ang lalaki umiyak, ibig sabihin siya ay matapang dahil kaya niyang ilabas ang sarili niyang nararamdaman. So, hindi man natin natunghayan ang love story na nila or whatsoever. Pero alam natin na kumbaga, sir, kahit kaunti may nabuong pagmamahalan sa inyong dalawa. At tanong ko lang, sir, nami-miss mo rin po ba si Ma'am, sir? Minsan. So, yung mga picture sa kalat. Yes. Hindi pa mahirap i-give up yung mga picture. And so, sir, maraming salamat po, sir. Ma'am Anne, kung nasaan ka man po ngayon, sana po ay natulungan ka po namin at sana po ay naipahatid namin ang mensahe mong nais iparating kay Sir Pablo. And Sir Pablo, sana po ay kahit papaano ay nakatulong po kami na mailabas kung ano man po ang nararamdaman mo, lalong-lalo na po sa relasyon ninyong dalawa.
So sir, bago po tayo magtapos, ma'am, maraming salamat po. Last message po kay ma'am. May pahabol ka pa pong message kay ma'am. Sana niloto na ako natin. Higyan niya ang 13 minutes. Maraming salamat po. Huwag kang siya mag-alala. Hindi namin siya nakakalimutan. Minsan niya naalaala ko noon. Nagkagalit sila. Sa hapon at nag-uusap ko sa hapon ako nagtatrabaho sa amin. Nag-uusap kami palagi. Sabi niya, ang aga mong gumising ama. Sabi ko, ito na ang gawa. Ito ang trabaho ko na at mong gawin. Luluto ako ng kakanin. Pag madaling araw, kising na ako mga alas 2. Alauna, nagigising na ako. Kaya, hindi naman siya naliliit na, hindi niya kami nakalimutan na isang araw nga, nagwido lang ako. Ano, kasi pinadala niya naman ako. Kasi nasa akin na yung ATM niya at natawag lang siya kung gusto kong withdraw. Maraming salamat po. Yeah, salamat sa nasa yes. Kanya naman pag-alala sa amin. Na rin naman ang ginawa ng surprise sa yes. Amin. Maraming salamat din po. At maraming salamat po din, Ma'am Ann. At pahabol lang po natin, sir, para po ito sa inyo, sir. So, lapit ka po dito, sir. At mga ka-JFS, dito na po nagtatapos ang ating simple surprise para kay sir. At sana po ay naihatid namin ang mensahe. Maraming maraming salamat po, sir. Nakahinga na po tayo ng malalim. Maraming salamat po sa magkita-kita po tayo ulit, ma'am. Maraming salamat din po. Ayan, smile na po tayo. So, thank you so much po and happy lunch time po sa inyo lahat. Sana po ay natulungan po natin si Ma'am Ann at napasaya ng kahit kaunti si Sir Pablo. Maraming maraming salamat po. Ingat na po palagi, Ma'am Ann. So, maraming salamat. Bye-bye!